Isang magandang umaga sa inyo, mga grade 7 students. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, kasama ng inyong mamahal sa buhay, at handa kayo sa araw nito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Mga anak, tayo ay nasa aralin na may titulo na Ang Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasya. At habang nag-aaral tayo sa temang iyan, tingnan natin ano ba yung layunin natin at sisikapin natin na ito ay ating maisakatuparan. Layunin natin na nasusuri ang ginawang pahayag ng layunin sa buhay kung ito ay may pagsasaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasya. Pero bago tayo magpatuloy, magbalik-aral tayo. Noong nakaraang linggo, tayo ay nagkaroon o nagsagawa ng pagsusuri ng mga sitwasyon hango sa moral dilemma. Natatandaan nyo kaya ito, mga anak? Pinag-aralan natin ang tatlong sitwasyon. Yung una, yung dilemma bilang isa tungkol kay Mira. Yung panganay sa limang magkakapatid na masukan bilang isang kasambahay upang makaipon ng pera at makapag-aral. Pero nung nakaipon na siya, sa Maynila, tumawag yung kanyang ama at sinabi na kailangan sana niya ng pera upang makabili ng kalabaw na magagamit dahil siya ay pagod na sa pagsasaka. Natandaan niyo ba yun, mga anak? Yung pangalawa, dilema bilang dalawa, tungkol naman kay Angelo. Siya isang ulilana at ang kanyang lolo ang nag-alaga sa kanya. Di ba nagkasakit ang kanyang lolo at nung isang araw na naglalakad siya ay natapakan niyang isang pitaka na punong-puno ng pera? Nagpa siya si Angelo na gamitin ito sa pagpapagamot ng kanyang lolo kaysa sa ibalik ito sa may-ari. O, natandaan niyo na. Yung pangatlo at huling sitwasyon na pinag-aralan natin nung nakaraan ay tungkol sa dilema bilang tatlo tungkol kina Carl at Bob. Yung magkapatid na pareho nagkaroon ng problema sa lugar nila, lumipat sa ibang lugar, at ginawa pa rin nila yung kalokohan nila. Gumawa sila ng di tama sa tindahan, nagnakaw si Carl, at si Bob naman nagkunwari na may sakit para lamang makakahiram o makakuha ng pera din sa isang matandang lalaki. Natandaan niyo yung mga anak, di ba? At umaasa ako na nagawa niyong sagutin, nagawa niyong paliwanagin o paliwanagan ang mga bagay-bagay na pinag-aralan natin ng nakaraang linggo. Ngayon naman, sa araw na ito, sa ating gawain bilang tatlo, tayo ay magbabasa ng isang anekdota. Marahil itatanong niyo, ano ba yung anekdota, ma'am? Ang anekdota ay tumutukoy sa isang uri ng literatura o sanaysay na may layuning magbahagi ng karanasan o kwento ng isang individual o pangyayari. Ito ay mayroong layunin na magbahagi ng mga ideya upos sa mga bagay, sa tao o lugar sa pamamagitan ng konkretong paglalarawan at pagdedetalye ng mga pangyayari. Tara mga anak, grade 7 students, tayo ay magbasa ng isang anekdota. Sabayan niyo ako mga anak na sa ngayon ay manatili ito sa inyong isipan at marami kayo matandaan sa kwento nating sabay-sabay na babasahin. Hindi makalimutan ni Mark ang tinig ng ina nito sa telepono. Bakit anak? Bakit? Lahat ng pagsisikap na ginagawa ko ay para sa'yo. Anong nangyari? Akala ko maayos ang lahat. Akala ko darating ako sa Marso para mapanood ang pagmamatcha mo sa araw ng pagtatapos mo sa high school. Kami ng tatay mo. Hindi na nito natapos pa ang sasabihin. Alam ni Mark na umiiyak ito sa kabilang linya. Hindi rin niya nakayanang marinig pang ibang sasabihin ng ina, kaya't ibinaba na nito ang telepono. Maayos nga ba ang lahat?
Noong narito pa si tatay at nanay, nung malakas pa si tatay, noon, wala siyang pakialam anuman ang sabihin ng ibang mga kamag-aral niya. Madalas man siyang tuksohin ng mga ito at pagtawanan, hindi niya ito kailangan pansinin. Nagsisikap siya sa pag-aaral para sa kanyang pamilya. Siya kasi ang panganay kaya kailangan niyang makatapos para makatulong sa nanay at tatay niya. Mahirap lang ang buhay nila. Madalas, pumapasok siya na wala ni 5 sa bulsa. Pinagtatawanan nila ang sapatos niyang may butas na sa talampakan, gayon din ang uniform niyang puno na ng sursi at medyo maiksi na para sa kanya. Hindi sila makabili ng bago, pero wala sa kanya yon. Ang mahalagay na kapag-aaral siya, iyon ang lagi sinasabi sa kanya ng kanyang nanay. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ama, kinailangan ng kanyang ina na magpunta sa ibang bansa para maghanap buhay. Katulong sa Hong Kong ang nanay niya. Mabait daw ang naging amo nito. Ilang taon na ang lumipas, iba na ang lahat. May bagong telebisyon, radyo, computer, at iba pa. Bago palagi ang uniforme ni Mark. Marami siyang pera sa bulsa at may bank account pa siya. Sa kanya kasi pinangalan ng nanay niya ang bank account para sa remittances nito. Responsabling bata si Mark. Kaya niyang pamahalaan ang pangangailangan ng kanyang ama at kapatid. Sabi ng nanay niya sa tiyahin niya. Noon siguro yon. Mapilit kasi ang barkada ko, tatay eh. Pwede ba akong maghanda sa birthday ko? At saka, pwede ba akong bumili ng beer? Konti lang naman. Konting kasayahan lang. Ayaw sana ni tatay. Kaya lang, sabi ni nanay, hayaan na. Minsan lang naman. Total, malapit na mag-17 si Mark. Ang hindi alam ng nanay ni Mark, madalas ang inuman ng barkada. Nakakahiya kasi. Alam naman nilang may pera si Mark. Wala raw siyang pakikisama. Yan ang lagi nilang sinasabi kapag tumatanggi si Mark. Natatakot si Mark na mawala ang barkada niya. Dati-dati kasi, iniiwasan siya ng mga ito. Ngayon, sikat na rin siya mula nang tanggapin siya ng barkadahan. Maraming mga kaklasing babae ay humahanga kay Mark. Masarap pala ang pakiramdam ng napapansin ka, hinahangaan. Masarap ang maraming kaibigan. Masaya pagkilala ka na halos lahat ng mga mag-aaral sa paaralan. Masyado kasing napadalas ang gimmick ng barkada. Kaya yun, bagsak tuloy si Mark sa 3 subjects. Hindi siya gagraduate. Okay lang yan, pare. Kami rin naman hindi magmamarcha eh. Sabi ni Bok, yung leader ng kanilang grupo. Ayaw mo nun? Matagal pa tayo magkakasama. Tuloy ang ligaya. Dapat nga bang ikasaya iyon? Dapat nga ba siyang magsaya? Dapat nga ba siyang matuwa? Wari, kinikurot ang kanyang puso tuwing maaalala ang tinig ng kanyang ina. Kinukurot ang kanyang damdamin
pag naaalala niya ang mabinitawang salita ng kanyang ina. Minamasdan ni Mark ang kanyang sarili sa salamin. Siya nga ba talaga ang nasa refleksyon ng salamin? Siya nga ba yung nakikita niya sa salamin? Hindi pa huli ang lahat, wika niya sa sarili. Mga anak, napakinggan natin yung, binasa natin sabay-sabay yung anekdota. At alam ko na nakuha nyo yung buod o yung kabuuan ng kwento na ating binasa. Ngayon naman, sagutin natin ang mga sumusunod na mga tanong sa isang papel. Pasahin natin yung panuto, mga anak, piliin ang letra ng pinakatamang sagot. Bilang isa, ano ang dahilan kung bakit nagtrabaho sa ibang bansa ang nanay ni Mark? Ano ang dahilan kung bakit nagtrabaho sa ibang bansa ang nanay ni Mark? Letter A, iniwan sila ng kanilang ama para sa ibang pamilya. A, iniwan sila ng kanilang ama para sa ibang pamilya. B, nagkasakit ang ama ni Mark. Letter B, nagkasakit ang ama ni Mark. Letter C, sa kadahilanan na marami silang magkakapatid na nag-aaral. Letter C, sa kadahilanan na marami silang magkakapatid na nag-aaral. At letter D, upang magkaroon sila ng maginhawang buhay. Letter D, upang magkaroon sila ng maginhawang buhay. Tingnan natin ang number 2. Bakit nadismaya ang nanay ni Mark sa kanya? Bakit nadismaya o nadisappoint ang nanay ni Mark sa kanya? A, dahil nilustay niya ang pera ng kanyang ina. A, dahil nilustay niya ang pera ng kanyang ina. B, dahil si Mark ay napasama sa maling barkada. B, dahil si Mark ay napasama sa maling barkada. Letter C, dahil umasa ang kanyang ina na makapagtatapos si Mark sa pag-aaral, ngunit bumagsak ito. Letter C, dahil umaasa ang kanyang ina na makapagtatapos si Mark ng pag-aaral, ngunit bumagsak ito. At letter D, dahil sa pagsisinungaling ni Mark sa ina. Letter D, dahil sa pagsisinungaling ni Mark sa kanyang ina. Ikatlong tanong. Ayon sa nabasang istorya, ano ang maling pasyang nagawa ni Mark? Ayon sa nabasang istorya, ano ang maling pasyang nagawa ni Mark? Letter A. Si Mark ay nagpasilaw sa perang kanyang natanggap mula sa ina. A. Si Mark ay nagpasilaw sa perang kanyang natanggap mula sa ina. B. Si Mark ay nagpakasaya kasama ang barkada. B. Si Mark ay nagpakasaya kasama ang barkada. C. Si Mark ay nagtuon ng maraming oras para sa pamilya kaysa sa pag-aaral. C. Si Mark ay nagtuon ng maraming oras para sa pamilya kaysa sa pag-aaral. D. Si Mark ay nagpabaya sa pag-aaral dahil sa impluwensya ng barkada. Si Mark ay nagpabaya sa pag-aaral dahil sa impluwensya ng barkada. Tanong bilang 4. Ang ginawang pasya ni Mark ay? Ang ginawang pasya ni Mark ay A. Tama. Dahil hindi na siya tinutukso sa klase. A. Tama. Dahil hindi na siya tinutukso sa klase. B. Tama. Dahil siya ay nagkaroon ng mga kaibigan. Letter B. Tama. Dahil siya ay nagkaroon ng mga kaibigan.
Letter C. Mali. Dahil hindi niya binigyang halaga ang ginawang pagsasakripisyo ng magulang. C. Mali. Dahil hindi niya binigyang halaga ang ginawang sakripisyo ng magulang. Letter D. Mali. Dahil bumagsak siya sa klase. Letter D. Mali. Dahil bumagsak siya sa klase. At bilang tanong, bilang lima, kung ikaw si Mark, paano mo maitatama ang iyong naging pasya? Kung ikaw si Mark, paano mo maitatama ang iyong naging pasya? Letter A. Magsusumbong ako sa mga guro dahil sa ginagawa ng mga kaibigan. A. Magsusumbong ako sa mga guro dahil sa ginagawa ng mga kaibigan. B. Hihingi ng tawad sa magulang at iiwasan na ang maling gawain kasama ng mga kaibigan. Letter B. Hihingi ng tawad sa magulang at iiwasan na ang maling gawain kasama ng mga kaibigan. Letter C. Magtatago na lang sa mga kaibigan. Letter C. Magtatago na lang sa mga kaibigan. At letter D. Hindi natatanggap ng pera mula sa magulang. Letter D, hindi natatanggap ng pera mula sa magulang. Ngayon mga anak, matapos yung limang tanong na inyong sasagutan, magpatuloy tayo sa pagsagot ng tanong na ito. Ano-ano ang mga mahalagang aral na napulot mo mula sa kwentong ating binasa? Ano-ano ang mga mahalagang aral na napulot mo mula sa kwentong ating binasa? Mga anak, hindi lamang isa, at nakatitiyak ako na hindi lang isa, kundi marami kayong aral na napulot o natutunan mula sa kwento ni Mark na sabay-sabay natin binasa kanina. At sa kwentong ito, nawa makita natin ang ating mga sarili, lalo na kayo mga anak bilang kabataan, na sa bawat sitwasyon, sa bawat nangyayari sa ating mabuhay, sa mga pangyayari na inyong nararanasan sa araw-araw, nawa makita nyo lagi na ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Maraming salamat grade 7 sa inyong pakikisa, sa inyong pagsama sa akin upang basahin natin ang isang anekdota. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsisikap na kayo ay maging mabuting mag-aaral, mabuting anak, mabuting tao, at hangad namin lagi na magkaroon kayo ng magandang buhay. Ang pagpapala at pag-ingat ng Diyos ang sumaatinawang lahat. Paalam sa inyo, grade 7, hanggang sa muli nating pagkikita, ako si Ginang Grace Ramos, maraming salamat sa inyo.